mandirigmang Pilipino. Dakila ang lahi ko, layaning Pilipino sa makabagong panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito ay isasagawa po natin ang ikalawang episode ng ating Road to 500. Isa po itong special webinar lecture sponsored by the Office of Deputy Speaker, Congresswoman Lauren Legarda. And again, we will be joined by Professor Xiao Chua. If you remember, last June 30, we had the first episode of this webinar series, and our topic was the themes that will be developed by the NQC as we commemorate the 500th anniversary of the victory of the Filipinos in the Battle of Mactan. This morning, our topic will be the infrastructure projects of the NQC. And also, we will be discussing the traditions in the past as to how we memorialize our heroes from ancient time, during the contemporary time, up to the latest developments in our country. So, later on, we will be joined by Deputy Speaker. So, I will be starting first. And Professor Chua will follow, and towards the latter part of this program, we will be joined by Deputy Speaker Legarda. I think you will notice that it is the primary function of the National Historical Commission of the Philippines to memorialize our heroes. And we have been doing this for several decades already from the time the commission was established in 1933 up to the present. One of the functions of the NHCP is to build and manage shrines. For instance, at present, we have the Rizal Shrine in Calamba. We have the Aguinaldo Shrine in Kawit. We have the Mabini Shrine in Tanawan. The Marcelo H. Del Pilar Shrine in Bulacan-Bulacan. And also the Quezon Memorial Shrine in Quezon Circle. All of these are favorite destinations of students who are having a study tour. And you will notice also that all of these are located in Luzon. I think it is high time that we should also build shrines outside the island of Luzon, and also to memorialize a hero who is not identified with the Philippine Revolution and with the Second World War as well. That is why we find it timely that as we commemorate the 500th anniversary of the victory of the Dapu-Lapu and Cebu warriors in the Battle of Mactan, I think it is right and mandatory on the part of the National Historical Commission and also with the National Quincentennial Committee to build a shrine dedicated to Lapu-Lapu. I'm pretty sure that all of you are aware that we have already a shrine dedicated to Lapu-Lapu in Lapu-Lapu City. It's been there since 1969 in response to the provisions of Republic Act 5695.
So what NHCP and NQC wants to do now is to further enrich the current shrine of Lapu-Lapu. Because if you will visit this place, what you will have there would be the Magellan Obelisk and the Lapu-Lapu Monument and a few other structures meant to cater the tourists. We don't have really a shrine or a structure with some displays or some galleries that will narrate the story of Magellan and the Battle of Mactan. So this morning, we are going to present to you the perspectives of the proposed Lapu-Lapu Shrine to be erected in the Lapu-Lapu Shrine in Lapu-Lapu City. This is a product of a long process of research and consultation. We conducted several stakeholders meeting and consultations both in Lapu-Lapu City and in Manila. The Lapu-Lapu City government supports the plan as long as it will not entail reclamation or the replacement of the Lapu-Lapu statue in the shrine. We also followed the advice of various scholars and heritage advocates in Cebu to study the local architecture and the documented historical references to a typical old house of a ruler during the ancient times. Good enough. Documentations on a typical Visayan house made by historian William Henry Scott serve as our basic reference. If you will see on the walkthrough video, we will be presenting the perspective of the structure to represent the longhouse typically owned by a dato. It was long because back in the ancient times, the house of a dato served not only as his residence, but as government office and also as a house of worship. Same idea, the shrine that we are going to put up will be multifunctional. Both sides shall serve as galleries. The frontage shall be a stage for social gatherings. And the rear side, a viewing deck where people can enjoy the mangroves and the reenactment every April 27 of the Battle of Mactan. The roof of the structure is the most prominent part if one looks at it from a distance. It is based on the shape of a house drawn on a map of the Visayas by Antonio Pigafetta, the official chronicler of the Magellan expedition. The roof design draws inspiration from a native Sakayan, or boat, to symbolize our common maritime heritage as an Austronesian or ancient maritime people. It also embodies the lording of Lapu-Lapu in the sea as a noted mangayaw or sea raider. In our ancient built heritage, given that our ancestors were water-based more than land-based. The left side of the structure will serve as the prow, while the other side as stern. Perpendicular to it is the cutting, the outrigger, which was our ancestors' contribution in the boat building technology of humankind. The invention of cutting enabled our ancestors to spread across the Pacific 2,000 years ago, before Ferdinand Magellan discovered the latter.
cutting in the design is intentionally outstretched, as if the wings of a bird. For in our epic, a sakayan is likened to a bird. The outstretched wings also symbolized freedom, which our ancestors valued so much, and therefore should be restored and protected at all costs. Sakayan also served as an allegory to the spirit of Mactan, which traveled up to the time of the founders of the Filipino nation, inspiring them to be triumphant, sovereign, dignified, and noble. Because it is both inspired, we thought of having it constructed at the portion of Mactan shore, just in front the current location of the Pulapu Monument. This is eco-friendly. It will not entail reclamation, as you will place pelotes just a few meters from the shore. The Lapu-Lapu City government is currently clearing now the land use before the project implementation, depending as to when it will commence. The dingding or the walls will be wrapped with manufactured frames with designs inspired by ancient puzur or woven bamboo slits, patterns of which are still evident in the Amakan walls of a humble balay in the Visayas. The ceiling of the main canopy of the new monument resembles the typical planks of a sakaya. As I said earlier, we heed to the public outcry to replace the Lapu-Lapu statue with a bigger one. So the one that you saw in the presentation is only a dummy. The NQC and the NHCP do not have any plan to remove the existing Lapu-Lapu monument in the Lapu-Lapu shrine, because it is already sanctified by time. It is already so identified with the park, and therefore we will respect it where it is. Instead, the NQC will commission a new monument featuring Lapu-Lapu as a central figure, surrounded by its warriors ready to fight Magellan. The one in the design we are presenting, I repeat, is just an artist rendition. Later on, we will be launching the design competition for the Lapu-Lapu monument. We will be calling it Lapu-Lapu National Monument Design Competition. It's open to all. And our idea is for the winning entry to serve as the basis of the central figure of the shrine, which is the memory of the victory at Mactan. We will be flashing to you the highlights of the design competition. The mechanics of this will be posted in our website, and as you can see on the screen, the grand prize, whoever will win this competition, will be a modest amount of 300,000 pesos. And of course, the honor to be used, because the design, whatever design that will win in this competition, will be used as a basis of the monument that we're going to put in the atrium of the Lapu-Lapu Shrine. That is the first project of the National Quincentennial Committee, and we considered it as the flagship project of the NQC. The second project of the NQC and NHCP is the museum
of Philippine early history. The proposed Museum of Philippine Early History is envisioned by the NQC to highlight the world of our ancestors based on extant historical writing before the coming of the Magellan Elcano Expedition in 1521. This is in response to President Duterte's public pronouncements that Philippine history must highlight its pre-Hispanic story to debunk the misconception that our ancestors had no civilization and were savages when the explorer Ferdinand Magellan reached the Philippine shores in 1521. Butuan was also prominently mentioned in the history of the Magellan Elcano Expedition as a region of gold. Hence, the old Agusan capital, which became Butuan City Hall, and later became Butuan City Police Station, is eyed to be restored and converted into a museum. The last infrastructure project of NQC was passed or was decided during our July 1 meeting. We were informed that the Magellanic, the global network of Magellanic cities will be proposing to UNESCO to inscribe the Magellan Route as UNESCO World Heritage Site. Henceforth, all countries where the expedition anchored are requested to identify and mark the places where the expedition stayed. On the part of the Philippines, the NHCP has identified 32 sites where the Magellan Elcano Expedition anchored, landed, and passed through. And just last July 15, the last NHCP board meeting, we approved the 32 historical marker text for these sites. You can see on your screen the sites along the route of the first circumnavigation of the world. This project will enrich our knowledge of history, specifically of this period, because most textbooks, when they talk about the Magellan Expedition, they will only identify places like Samar, Romonon, Asawa, Cebu, and Mactan, as if these were the only places visited by the expedition. But as you can see on your screen, the expedition wandered in many parts of the Visayan regions and also of the western and southern Mindanao areas until they left the tip of Mindanao, the Sarangani area, 7 months after staying in our country. So then here's the artist rendition of the landmark. So we will show to you the perspective of the pedestal and also the design of the globe where we're going to put on top of the pedestal. So this is one of the proposed markers that we're going to install in one of the 32 sites. So on top of it, you can see the globe. And then the front side of it, you will have the marker wherein the event will be narrated. And then at the back of it will be an artist interpretation of the event. So there will be a bas-relief with the name of the place.
So this is a monumental project, and we are hoping that local tourists as well as foreigners will find time to visit these sites. Now, we have already made representation to the Department of Interior and Local Government to help us in identifying the places where we are going to put up these markers. We got in touch also with the Bangsamoro Autonomous Region in mostly Mindanao, because there are also several markers that will be installed in their area of jurisdiction. Anticipating the touristic, scientific, diplomatic, and cultural interest to this Philippine route of the first Philippine circumnavigation of the world, the NQC will take the opportunity in highlighting our voice in the world history. On your screen, you can see some of the sample sketches of the bas-relief that we are going to install. These sketches were designed by artist Derek Makutay, and this will be converted into a marble bas-relief by Mr. Jonas Roses. They are already, they have already completed the clay model of these artworks, and we are expecting them to start installing it late August until we have completed this, hopefully before the end of the year. So these three projects that I have just discussed are projects, joint projects of NQC and the NHCP, and we are now currently looking for funding for these two projects. The last project that I presented, I'm referring to the Magellan Route, they are already funded by the 2020 General Appropriation Act. That is why they are already under implementation. As far as the Lapu-Lapu Monument and then the Museum of Prehistory in Butuan City, we're still looking for a possible funding agency who will partner with us in order to execute this project. So far, these are the major infrastructure projects that the NQC will implement in the coming months and years. At this point, I would like to turn over the microphone to Professor Xiao Chua, and he will be discussing the background as to how Filipinos memorialize our heroes in the past and at present. Xiao? Baka sa isayang araw, Sir Rene, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ano? Maraming salamat din kay Congresswoman Loren Legarda na binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayon na magkaroon ng balitaktakan tungkol sa mga projects, no, ng NQC, National Quincentennial Committee. Tandaan po natin, mga kaibigan, na nakakatuwa ito, ano, 200 na mga proyekto po 'yan na ginagawa ng National Quincentennial Committee at naisagawa na, no, at ito ay tatalakay isa-isa sa mga susunod na araw. So tatlo lang 'yan dun sa mga plano, at dahil nga nagkaroon ng pandemya ay yun yung ano natin, yun yung ating makikita na yung pandemya na 'yan, yan ang ating may nangyari, kumbaga. Kaya tayo ay biglang may mga pagbabago, mamaya pag-usapan natin, may mga adjustment siguro sa plano na 'yan. Pero siguro kailangan nating itanong, bakit kahit na mayroon tayong pandemya, ay bakit dapat nating ipagdiwang ang quincentenaryo? At yung tanong mismo, bakit ba tayo nagdiriwang? Bakit ba kailangan patayuan natin ng mga monumento ang mga bayani? Yung laging sinasabi ng iba dyan,
bakit magpapatayo na naman ng monumento? Nakakain ba yung monumento? Ano ba ang saysay ng monumento na yan? Yung itatayo, halimbawa, na nasa Lamawan, ano ang saysay niya? So, makikita natin na kung tutusin, hindi na dapat tinatanong yan kasi pinapahalagahan ng mga Pilipino ang mga monumento. Nakita nyo naman kung paanong ipinagtanggol ng bayan ang Rizal Monument sa Luneta, no, na yung dambana ng ating pambansang bayani. At syempre, alam rin natin na sa iba't ibang panahon ng ating taon, ay mayroong mga pag-aalay na bulaklak na isinasagawa sa mga monumentong ito. Diba? Bakit ba sila inaalayan ng bulaklak? Bakit sila inaalala? Nakikita natin dito si Congresswoman Loren Legarda na kanyang inalayan ng bulaklak at kinunita ang unang republika ng Pilipinas. At syempre, hindi napigilan ng pandemya na noong anibersaryo ng Battle of Mactan, ika-400 at 49 na taon ng Battle of Mactan, makikita natin na kahit itong mga opisyales ng Lapu-Lapu City sa pamuno ni Mayor Ahong Chan ay gumunita sa kabila ng pandemya. Bakit napakahalaga nito? Ano ang saysay nito? 'Di ba? Ganun din ang tanong. Kung itatanong natin 'yan, ano bang halaga ng mga paggunita? Itanong muna natin, bakit ba tayo nagse-celebrate ng birthday? Bakit ba natin binibisita pa ang mga patay? Bakit nilalagyan natin sila ng mga alaala o ng mga pananda? Bakit may lapida ang mga patay? Bakit patay na yan? Bakit natin sila ginugunita? So, makikita natin na gumugunita tayo dahil sa maraming pangangailangan natin. Una, pangangailangan na magpasalamat sa mga biyaya na ibinigay sa atin. Kung pag-usapan natin ng bansa, ano bang biyaya na binigay sa atin ng ating mga bayani? Ano bang mga biyaya ang binigay sa atin ng ating experience bilang isang bansa? Diba? So, yun yung makikita natin dyan. Bakit natin inaalala ang mga patay? Bakit natin inaalala ang mga bayani? Kasi gusto natin magpasalamat. At number one, at number two, gusto natin na bigyang kahulugan ang ating pagkabansa, ang ating existence sa pag-uugat natin sa kanila. So, may kinalaman din yan sa identity. Pagkakakilanlan mo ang mga ninuno mo. Diba? Kaya ka pumupunta sa simenteryo para maalala mong lolo, lola mo ang iyong mga ninuno. Ganun din ang bilang isang bansa. Pag inaalala mo ang mga ninuno mo, kinukuha mo o gusto mong isabuhay yung kanilang mga magagandang katangian. So, ganun din. No? Actually, sinasabi nila, yung mga monumento ay yung mga reclaying na yan, yung mga kung ano-ano, ay nakuha natin sa dayuhan. Pero hindi po totoo yan. Actually, pinalalahanan ako ng ating secretariat na si Ian Alfonso na ginagawa na natin yan noon. Yung mga paggunita sa kabayanihan, paggunita sa mga ninuno, paggunita sa kanilang mga magagandang katangian. Paano ginagawa ng mga ninuno natin yan? Di ba? Meron mababaylan. Ang babaylan ay isang spiritual leader. Pero ang ginagawa niya ay nagchat-chat siya ng epiko. At kapag ang epiko na ito ay pinakinggan ng mga tao, di ba? Pag pinakinggan nila, ay nafe-feel nila na iisa ang kanilang pinagmulan at iisa ang kanilang patutunguhan. So, basis of unity, yung kinikwento ng babaylan. Yung kanyang chinachant, yung kanyang inaawit, epics, di ba? Yung kanyang yung mga folk songs. So, makikita ninyo na yung mga babaylan at yung mga tinatawag na binukot, yung mga magagandang babae na hindi pinapalabas ng bahay at nag-aaral lamang ng epiko upang pakinggan ng bayan, ang kinikwento nila ay ang mga kwento ng mga bayani, ng mga kanilang mga iniidolo, sabihin na natin, na may mga katangian na mabubuti. No? So, sineselebrate nila yung kabayanihan na yan. At syempre, minememorialize din nila yung kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga burial jars. Burial, ha? Burial. Na makikita ninyo na maraming mga burial jars na may mga ukit. So, may mga monumento na rin sila noon. Pero sa kanilang mga ninuno. Tulad nitong Manunggul Jar, 'di ba? Yung sa ito yung sa Ayub Cave, Maitum Cave at yung sa Manunggul Jar. At gayon din makikita natin na itong Manunggul Jar na ito, ano ba yung makikita mo? May kaluluwa ng ninuno na nakasakay sa bangka. Kasi maritime culture tayo, mahalaga yung dagat sa atin, kaya inaalala natin yung mga ninuno natin na pupunta sa kabilang buhay sa pamamagitan ng
bangka. At pag makita mo yung posing ng manunggul dyan, di ba, yung kaluluwa doon, yan din po yung posing ng mga patay. No, yung fetal position. Babalik tayo sa fetal position kung paano tayo pinanganak, doon din tayo ibabalot sa mga burial cloth. No, burial cloth. 'Di ba si Ma'am Lauren Legarda, si Congresswoman ay itinataguyo niya yung mga textiles weaving ng ating mga indigenous peoples. Alam niyo hindi lang basta-basta abubot 'yan, hindi yan basta-basta isinusuot. May mga kahulugan yung mga textiles na yan na pinapanaginipan pa nila ang mga disenyo. At makikita mo na may paggunitayan sa katapangan. May paggunitayan sa mga warriors kapag kakulay pula. Ito ay katapangan. Ito ay pagiging hangaway o pagiging warrior. At makikita natin na sa ganun din sa mga textiles na ito, inililibing. So makikita nyo may gwapong lalaki dyan ano, na tumitingin doon sa burial cloth mula sa banto ng Romblon, na yan ang pinakamatandang burial cloth. Yan, I'm sure paborito ni Ma'am Lauren yan pag pupunta siya sa National Museum natin. Yung pinakalumang burial cloth, ito ay around 400 years old at natagpuan ito sa Banton Island. So ayan, ano, makikita natin na itong ngayon nung yung mga warriors natin ayaw nilang masyadong maraming suot, anong ginawa nila? Yung kanilang mga gustong ano, no, yung kanilang mga anting-anting sa mga textiles, yung mga simbolo ng lizard, yung mga simbolo ng divine, nilagay na nila sa kanilang tato. So yung mga tato na to, kaya tinawag ng mga Kastila na pintados ang ating mga hangaway o bagani. Bagani ang tawag sa kanila, pinaglalaban nila ang bayan bilang mga bayani. So mga bagani. At nakakatuwa yan kasi yung mga pintados na yan, no, yan na yung kumbaga anting-anting nila. So parang naka-weave na yung kanilang disenyo sa kanilang katawan bilang proteksyon ng kaluluwa. So kapag nananalo sila ng mga battles, paano nila inaalala ang kanilang mga pagkapanalo? Nilalagay nila, nagtatatun ulit sila, naglalagay sila ng batik sa kanilang mga katawan. So paggunita yun, kapag nananalo sila yung mga napugutang ulo, yung mga buhok ng mga kalaban nila, inilalagay nila sa kanilang kampilan. Paggunita yan sa kabayanihan. Diba? At makikita rin natin na yan din yung kapag may mga celebrations, no, may mga pagkapanalo sa laban, may mga ritual silang ginagawa ang ating mga ninuno para ipagdiwang ito. So noon pa man, ipinagdiriwang na natin ang kabayanihan. So tignan natin, ano, yung nakakatuwa yan, ano, na si Ma'am Lauren may, ano, no, tumulong siya dun sa pagdadala at pagpapakalat ng mga ating mga artifacts ng ating mga ninuno dun sa Museo de Cuevanli, dun sa isang exhibit dun na pinakamalaki sa buong Europa sa matagal na panahon tungkol sa Pilipinas, yung Philippines Archipel de Chonch. At makikita mo na nagdala sila doon ng isang ng ilang mga sundok. So makikita ninyo paggunita sa ninuno yan, monumento ng mga taga-Sulu sa kanilang mga bagani, sa kanilang mga ninuno. So anong makikita nyo dyan? Anong mapapansin nyo? Tao na nasa bangka, na yun din yung makikita natin sa manunggul dyan. Di ba nakakatuwa itong ganitong mga connections? So kaya yung paglalakbay sa bangka ng bagani, ng kaluluwa, ng ninuno, depicted yan kahit sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya makikita mo may pagkakaisa tayo sa Austronesian culture. Makikita mo yung mga bangka na yan. Hugis bangka sa Butuan, sa Cagayan de Oro, sa Masbate, at maging sa Cordillera. My goodness! Makikita mo na tayo ay magkaka-ugnay. At yung mga lizard na mga patterns sa mga textiles sa Mindanao, makikita nyo yan sa mga kabaong ng mga ninuno natin sa Cordillera. So, makikita mo yan. Pag nilibing nga, minsan dalawa sila. Ang tawag ko dyan, hashtag by forever. Diba? Pero tignan yung mabuti yung mga ano yun. So naglilibing sila sa Batanes, bangka din ang disenyo ng kanilang grave markers. So tignan yung mabuti muli itong manunggul jar. Diba yan din yung makikita ninyo doon sa Bulol. Yan din yung disenyo. At yan din yung, so monumento yan. Monumento ang Bulol ng ninuno. Monumento rin ang nasa Easter Island. Dahil ang mga nasa Easter Island sa South America, sila po ay mga Austronesians. At ito, makikita ninyo. Makikita nyo yung Bulol. Akala nyo, ganyan lang yung nasa taas ng Rapa Nui. Pero makikita nyo, nakalibing pala sila ng mga Bulol. Ulo lang yung nakikita natin. Pero mga Bulol din sila.
dahil kahalahi natin itong mga taga-Easter Island. So, makita mo yung connection. If you look closer, yung mga paggunita natin sa ninuno natin, di ba? O, ito, kita nyo. May nag-iisa dito sa kabahong na bangka. Ang tawag ko dyan, hashtag walang forever. Kasi nag-iisa lang siya. Anyway, so, tingnan natin mabuti ito. No? Makikita nyo rin na yung mga anito na yan, yung mga representations na yan, ay idadali natin kasi yung paggalang natin sa kanila nung tinanggap natin ng Katolisismo, ay dadali natin. No? Dadali natin, tinanggap ni Reyna Juan ng Santo Niño at itinuring itong anito. And in a way, nung tinanggap natin ng Katolisismo, yung paggalang natin sa anito ay lumipat sa mga santo, kay Jesucristo, kay Birheng Maria, at makikita ninyo paano nila ipinagdiriwang ang buhay ng mga santo, pinagdiriwang ito sa pamamagitan ng mga posisyon. So mula sa pagsasayaw ng mga ritual, tungo sa posisyon na ginagawa, pagdiriwang, posisyon, paggunita sa buhay, parada ng mga kwento. Diba? At yan din yung makikita natin sa Quiapo, sa posisyon ng Nazareno ng Quiapo na ngayon ay tinatawag natin yung translasyon. At makikita rin natin ang kwento ni Constantino at ni Reyna Elena sa Santa Cruzan. Yan ay mga paggunita na ginagawa ng Pilipino na makikita mo na may connection sa sinaunang bayan hanggang sa tanggapin natin ang Katolisismo. Kaya yung mga ritual na pagsasayaw para sa mga sa bathala natin, sa mga espiritu, serene, ay makikita natin ito sa mga festivals natin. So kahit bago na itong mga festivals na ito, 1980s lang itong sinulog, di ba? At yung mga iba pang festivals sa buong bansa, yung Mother of All Festivals, yung Ati-Atihan, ito ay paggunita actually ng ritual ng mga warriors ng ating mga ninuno. So ang ganda ng makikita natin ng kwento na kaya tayo gumugunita ay dahil sa may pangangailangan tayo na alalahanin yung mga kwentong may saysay sa atin, Sir Rene. Salamat, Xiao, sa iyong napakalalim at napakalawak na pagtalakay ng kasaysayan ng ating paggunita sa ating mga ninuno. Sa puntong ito, nais ko po ulit balikan yung ating design. Yes, sir. Composition para sa Lapu-Lapu Monument. So, nais ko ulit linawin na yung pong ipinakita namin kanina na perspective ng Lapu-Lapu Shrine, yun pong monumento na nakalagay doon ay hindi po yun ang ilalagay na monumento. So magkakaroon po ng bago na monumento at ito po ay bilang alaala, hindi lamang kay Lapu-Lapu, kundi pati na rin sa iba pang mga mandirigma na katulong yan na gumapi sa mga dayuhan noong 1521. So minarapat namin na respetuhin ang kasalukuyang monumento ni Lapu-Lapu. Gaya na nabanggit ko kanina kasi may katagalan na rin po itong nakatayo dito at halos ito na po yung mukha na kilalang kilala kay Lapu-Lapu. So sa aming pagsusurvey, meron tayong halos 5 na kilalang monumento ni Lapu-Lapu. So liban dito sa Lapu-Lapu Shrine, meron din po tayo dito sa Luneta. Meron din po tayo sa tapat ng Kapitolyo ng Cebu at meron din po tayo sa Upon at parang meron pang isang kampo sa Cebu na meron ding ribulto si Lapu-Lapu. So ito pong ipapatayo ng NQC, ito po ay magiging pang-anim. Sa punto pong ito, nais ko pong bigyan ng daan ang ating minamahal na Deputy Speaker, Congresswoman Loren Regarda, para po sa kanyang mensahe. Madam? Hi, good morning. Am I already on air and joining you? Opo. Opo. Actually,
Well, I was in another meeting, but I also wanted to give the opportunity for our very able expert. Ang sarap po pakinggan ni Professor Shao Cherinet. Dahil para tayong nasa klase niya, di ba? Ang panaginip ko, Cherinet, na ako'y patuloy na maging estudyante at maging kaklase, no? Kaklase mo sa klase ni Professor Chao. But anyway, I don't want to interrupt this very interesting connection of history and the flagship projects kasi bakit ito mahalaga sa mga first time nakasama tayo sa Road to 500. Yung unang beses natin last month, pinaliwanag natin na ating ginugunita ang unang pagdating ng Portuguese na explorer na siyang pinondohan ng mga Kastila noong 500 years ago at nakasagupa niya, tama ba yung salitang yun, Cherinet? Si ating bayani Lapu-Lapu at yun ang ating kinomemorate. Kinorek na yan ng ating historical commission. Hindi po yan pagdiskubre ng Pilipinas. Sorry to say, yung mga ganun pa rin ang isip, maling-maling-mali po yan, pero matagal na yan na correct. Kaya ang ating ginugunita ay ang ating pagkakaibigan sa mga taga-ibang bansa, ang ating mga kultura na yumabong at yung ating pag-uugnayan sa iba't ibang kultura. Tama kaya? Papasa kaya ako kay Professor Shao o kay Cherinet sa aking... I just simply want to simplify because when you talk about history, not everybody might understand what we're saying. So, what are we commemorating in 500 years? It is the arrival of some friends from the other side of the world. We're also commemorating the bravery, the courage of Lapu-Lapu. And we are now sa pangalawang programang ito ng National Historical Commission. Kasamang ating pinakamamahal at napakagaling na Cherinet Escalante at napaka-brilliant at ekspertong Professor Chua, ang ating flagship projects. Kung iisipin natin, sinabi mo Cordillera, sinabi mo Butuan, at marami pang iba. Ang mga struktura at mga tawag natin na tangible heritage, tama ba, Cherinet, ay may koneksyon sa ating kabihasnan, ang ating kultura, ating kinagisnan, at ang ating kasaysayan. Not everybody will understand what's the connection of the infrastructure, of the tangible heritage, of the things we see in the present days to that which happened 500 years ago. Now, that is the role of the National Historical Commission. That is why we have this show. That is the role of professors and historians like Cherinet and Professor Shao. And I, Lauren Legarda, will simply listen to you with the thousands of those who are viewing us today. And this will be immortalized in the Facebook page of Professor Shao, of my office and Historical Commission, and share so that we understand. In fact, if I may suggest, today we have a hearing of the DFA and the Centro Rizal and the cultural diplomacy projects of the Department of Foreign Affairs. Cherinet, can we kindly share this and the previous one and all materials and researches we have in connection with the Road to 500 and many more? Can I mention this in a committee hearing later with the DFA Cultural Diplomacy Unit, which I have funded in past years, and say that the NHCP and Professor Shao, as a pro bono consultant, will help the Centro Rizal so that every Centro Rizal can speak about the Road to 500 as a flagship project of history of the NHCP. Okay pa ho yun? Okay po, Tom. Okay, so I will no longer speak. You can continue with all the beautiful structures being shown on screen.
and tell us first its importance, ano ang kahalagahan? Pangalawa, sa panahon ng pandemya, nang ating iniisip ay gamot, kalusugan, pagkain, trabaho, kawalan ng oportunidad. Ano ba ang silbi ng ating pinag-uusapan? Ito ba ay may silbi sa buhay o kalimutan na lang ito dahil ang kailangan natin kumayod, kumain at huwag magkasakit? Yan ang mga hamon sa ating mga nagbabasa ng kasaysayan at gumagawa ng mga webinar gaya nito. Professor Shao and Cherine, it is your turn to speak. And before that, paliwanag po nyo, kung hindi pa nyo napapaliwanag in the past 45 minutes, ang koneksyon, the ties that bind sa ating mga habi at hibla, the threads and the weaves, ang mga ganitong modernized contemporary barong, pero ang kanyang embroidery ay parabang galing sa Mindanao. Ang iba't ibang mga weaving traditions, rituals, even culinary heritage, how is that connected to our program Road to 500? I've asked too many questions. I will now listen to Cherine and to Prof. Shao. Thank you very much always for having me, but I will continue to be here and interject. Thank you. Yeah. Salamat, Senator. Una, marami, Madam, alam ko po na kayo ay busy-busy ngayon, pero palagi niyo po kaming pinauunlakan na makapiling at makapagbigay ng kahit maikling mensahe man lamang. Yeah, maganda yung binanggit ni Congresswoman dahil nga po sa tayo ngayon ay nasa gitna ng pandemic at lahat po tayo ngayon ay hinihikayat na manatili sa ating bahay. So siguro bilang alternatibo sa Netflix at sa iba pang mga online shows, maganda rin siguro na magkaroon tayo ng panahon na makinig sa ganitong mga webinars and lectures online. Nang sa ganun, hindi lang po tayo makapanood ng mga entertaining movies, kundi magkaroon din po tayo ng pagkakataon na balikan ang ating nakaraan at magsumikap na makapulot ng magagandang values at aral sa ating kasaysayan. Nang sa ganun, pagbalik natin sa daigdig kung saan pwede na po tayong makipagkita ng physical sa ating mga kaibigan at ating mga kasamaan sa profesyon, ay meron tayo man lamang dagdag na kaalaman na napulot nung tayo po ay naka-lockdown. So ang orihinal na usapan namin dito ni Deputy Speaker ay every 2 months, kung inyong naalala, Congressman Loren, tubalik. Kaya nagugat ako sa iyo. Advance po ito para hindi po masira momentum. Yun na nga, every 2 months. Kaya ang schedule ko, talagang every 2 months. Nung isang araw lang, a few days ago, today is Tuesday, so late last week, bigla na lang, sinabi sa akin, Tuesday na. Sabi ko, ang bilis naman ng 2 buwan. Parang masyadong mabilis ang bilang yata ni Cherine ng kanyang 2 buwan, ilang linggo pa lang. Masyado kayo na-excite. Eh ako naman po, I cannot say no to you. Because I'm a great supporter of history and of the NHCP. And I really value what you are doing for NHCP. So, maski na ilang araw lang notice at sabi mo every 2 months, ginawa mong every 3 weeks. So that's why I had to adjust my schedule. Kaya pasensya na. Pero patuloy po kayo. I'm listening, sir. Yeah. May konteksto po ito, Congresswoman, kasi meron pong kumalat na Facebook post kung saan pinuna po ang NTUC sa KNHCP dahil doon po sa meeting namin sa Malacanang 2 to 3 months ago, nung kinoconceptualize po namin ito, ang isa po sa mga presentation materials na ipinakita ko ay yung Jefferson Shrine sa Washington, D.C. At na-screenshot po ito ng isa sa mga dumalo at siguro inadvertently ito po ay na-post sa kanyang Facebook na parang ang naging tono at na-misinterpret na ganun ding disenyo
ang gagawin ng NQC at NHCP. Ang hindi na-capture sa picture na yon ay yun po ay isang modelo lamang at wala po talaga sa isip namin na dumisenyo ng Lapu-Lapu Shrine halaw sa makakanlurang arkitekturang disenyo. So from the very start, ang disenyo po talagang tinitingnan namin ay katutubong disenyo halaw sa mga estruktura na makikita natin noong panahon ng 16th century. So natagalan po ng konti bago kami nakasagot dahil po sa kailangan namin magsagawa ng mahabang konsultasyon sa mga eksperto dito hanggang sa dumating po yung punto na kami po ay nakahanda na. Kaya po mapapansin nyo, kumpleto na po yung aming mga perspective, front view, side view, rear view, pati na rin po kung saan ito matatagpuan. Ito po yung aming proposal na magwawasto doon po sa maling kumakalat na Facebook account ng atin pong Lapu-Lapu Monument ay gagamit ng makakanlurang disenyo. Hindi po ganon ang official stand ng ating ahensya. Yun naman pong Museo sa Butuan, ito naman po ay dadagdag sa kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa kultura at sibilisasyon ng ating bansa bago dumating ang mga Europeo. So ipapakita natin na napakayaman ng ating bansa sa larangan ng kultura, gaya ng nabanggit kanina ni Deputy Speaker, yung ating textile technology, pre-colonial, ay napakayaman. Mayroon po tayong hiwalay na lecture tungkol po dyan sa mga bagay na ito at harinawa ay makasama natin na mas mahabang panahon si Congresswoman para po makabigay din siya ng kanyang mga karanasan tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa ating mga old textile traditions at kung saan ito matatagpuan at kung paano natin ito gagamitin sa moderno panahon. So, Xiao, pwede po bang padagdagan mo pa ang aking mga sinabi base sa iyong pinaghanda paksa? Ah, sir, gusto ko kasing i-contextualize yung sinasabi ninyo na mga monumento, no? At bakit kailangan gumawa ng monumento at bakit kailangan gumawa ng mga pagdiriwang. So, let me share the screen to you. Am I shared? Okay, saglit lang po. Ito. Okay. Nakikita na ba? Hindi pa. Saglit lang po. Mm-hmm. Sandali lang po ah. Oops. Ayun. Ah, sorry. There. Okay. Ayan. Yeah. Okay po. So, makikita natin si Chairman eh, no, Ma'am Lauren, na itong mga monumento, 'di ba, nasabi ko nga kanina na gumugunita na tayo by building images kahit nung panahon ng ating mga ninuno. Pero yung monuments per se, sinimulan ng mga Espanyol sa atin 'yan, no. Yung mga ginunita nila yung kanilang mga achievements, no, tulad ng smallpox vaccine through King Charles Monument and all of that. Pero ang feeling ko, ang isa sa mga monumento din natin na maituturing na unang-una ay yung mga paggunita sa mga patay. Yung mga sa pansyon, tulad dito, yung kay Rizal, Simpleng Cruz, nung una siyang inilibing, and yung mga obelisk, yan, ang unang Rizal Monument, bago pa dumating ang mga Amerikano.
ay ipinatayo na sa dahit. Pero yung mga Americans, talagang sila yung sumimento na talagang magkaroon tayo ng maraming monumento sa mga paggunita natin sa ating mga bayani. So si Rizal, nung inuna nila, and then of course eventually, tayo din. By public subscription yan, Ma'am Loren, ha? Hindi lang public funds, kundi funds ng mismo ng mga tao na mga nagdo-donate para magkaroon ng mga monumento. So ganun din, si Andres Bonifacio, nagkaroon din ng public subscription o yung pagdo-donate ng mga tao, bayanihan, ambagan, para magkaroon ng mga monumento. So yung problema nung iba, bakit daw ikukulong si Lapu-Lapu doon sa building kung saan siya may monumento? Actually, hindi yan ang bago. Kasi yung Quezon Monument natin, o Quezon Memorial, nasa loob actually yung monumento at yung libingan ni Manuel Quezon. Hindi mo siya makikita dun sa malaking structure. So, ang isang nagpapaganda ng pagdiriwang, o isang nagpapabilis ng pagpapatayo ng mga memorials, ay yung mga paggunita. So, sabi ni Serene, quincentennial, marami tayong markers na ilalagay. Nung panahon ni Andres Bonifacio, yung kanyang 100th birthday, may mga monumento rin ipinatayo tulad yung makikita natin sa liwasang Bonifacio. At may mga paggunitang drawing na ito po yung nagpapaalala sa mga tao na ito ang kasaysayan natin. So hindi lang monumento, pati painting tulad ng ginawa ni Carlos Botong Francisco. At Ma'am Loren, siguro naaalala nyo ito noong bata kayo, no? Yung mga parada. Noong panahon ng Miss Universe 1974 para buksan ng Folk Arts Theater, nagkaroon ng malaking paradang pangkasaysayan, yung kasaysayan ng lahi. At syempre, mauulit-ulit yan noong panahon ng sentenaryo ng ating independensya noong 1998. Kung saan nagkaroon ulit ng napakalaking parada, magmula alauna ng hapon hanggang sa gabi, ay tuloy-tuloy yung parada ng kasaysayan. So, yung plano tungkol sa National Quincentennial, magkakaroon din sana ng ganyang kalaking celebration, kaso term down na tayo kasi may pandemya nga. Pero tuloy pa rin ang show. Pwede itong gawin sa telebisyon, pwede itong gawin sa YouTube, at magkakaroon ng indoor na pagdiriwang. So, again, nung panahon ng Rizal 150, kung saan naging bahagi din ako ng coverage niyan, para rin ako si Ma'am Loren noon, nung panahon na siya ay journalist, no? At sa 150 ni Bonifacio at ni Mabini, meron ding mga paggunita. At interest ng kasaysayan ay tumataas. At syempre, hindi mawawala dyan ang Pinoy. Dahil mahilig kumanta, karaoke, di ba? Kapag may mga historical events tayo, laging may theme song. So yung EDSA, may theme song. Yung World Youth Day o pagbisita ni Pope John Paul II, may theme song. So si Trina Bellamide ang gumawa ng Tell the World of His Love. So yung Jubilee Year, kahit yung EDSA 2, bahagi si Ma'am Loren ng kasaysayan na yan, di ba? Ay merong Heal Our Land na theme song. At iba pang mga, master na yan ng simbahang Katoliko, yung mga theme song. So malamang meron din silang sarili dun sa 500 years ng Christianity. Nung panahon ng centenario, of course, meron tayong ginawa ni Dante Berryong at in-arrange din ni Arnel De Pano, at ito yung Mabuhay Ka Pilipino. So kapag ka, tinanong mo yung mga bata noon, katulad ni Ian, ang ating sekretaryat, naalala nila yung Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo iisisigaw sa buong mundo. So nakakatuwa yan. Now, ano ba yung theme song ngayon ng quincentennial? Kasi kung ang centennial may theme song, meron ding theme song ang quincentennial. So para masagot po yung tanong na yan, kailangan natin bumalik dun sa nakipagtulungan ng NQC, National Quincentennial Committee, kay National Artist Ryan Cayabyab at sa PhilPop, para sa buong bansa po, kukuha sila ng mga magwa-workshop at gagawin nila yung iba't ibang quincentennial songs. At mula sa mga quincentennial songs na to, pipiliin yung iisang theme song para sa National Quincentennial. At ang napili po ay, ta-dan! Ayan, si Ruel Rostata, na gumawa ng kantang Bagani. So, Ma'am Loren, ibang-iba ito sa ibang mga naging theme song natin, no, Sir Rene? Kasi, di ba, ang mga theme song lagi ay parang malungkot, di ba? Mabuhay ka, Pilipino, di ba? Mahal kita, Pilipinas. Pero ito, iba. Isang theme song na para sa bagong panahon. At ang title niya ay Bagani. At yun na, pinag-usapan natin yung Bagani kanina, kinanta ni Anthony Castillo at ng Pino Pela. May kita mo na napaka-upbeat, pwedeng sayawan, masayang-masaya, at ini-inspire niya tayo na maging katulad ni Lapu-Lapu, maging Bagani. Ibigay ang ipaglaban ang kalayaan sa araw-araw na pamamaraan. Pati sa ating mga frontliners, meron yan. Pati sa mga caregivers,
meron yan. Sa OFWs, meron yan. Sa ordinaryong Pilipino, ay nandyan yung spirit ni Lapu-Lapu. Kaya nga, kapag nakita mo yung Battle of Mactan, bakit kasi sinasabi nila, eh si Lapu-Lapu naman, hero lang ng Cebu. Hero lang ng Cebu, bakit siya pinagdiriwang ng buong bansa? Actually, mali yun. Sabi nga ni Ma'am Loren kanina, mali yun. Bakit po? Eh kasi, ito palang si Lapu-Lapu, naging inspirasyon ng mga ng bayani natin, ng ating mga bayani. Si Mariano Ponce, ginamit niya ang Kalipu-Lapu, pangalan ni Lapu-Lapu na pen name. Si Jose Rizal, sinulat niya ang kwento ni Lapu-Lapu sa kanyang mga history na ginawa. At si Emilio Jacinto, ay inijoke niya ang tao na nasa ng dugo ni Lapu-Lapu o Kalipu-Lapu na matagumpay na hari ng Mactan nang patayin niya ang lilong si Magallanes. So, pati mga Katipunero, ini-invoke si Lapu-Lapu. At nung si Emilio Aguinaldo ay magdeklara ng independensya, ay in-invoke niya rin sa Declaration of Independence yung Rey Kalipu-Lapu de Mactan. No? Bilang isang bayani na inspirasyon natin para sa kalayaan. So, that said, makikita natin na ang ating pagdiriwang ngayon ay talagang tumutugma sa tradisyon natin, Ma'am Loren at Cherene, dahil ito ay matagal na nating ginagawa, pero ipagpapatuloy natin. Yun lang, we will be creative, we will invoke the present needs of our people, especially during the pandemic, pero without sacrificing our need to celebrate. Okay. Yeah. I'd like to know more about the song. Before I came in, na-play na ba nyo yung kanta? Hindi pa. Hindi pa po. Okay, question. Ito ba ay pinili ninyo or nagkaroon tayo ng songwriting competition? Was there an open call for the composition and for the singer? Or has it already been thought of before this, Cherene? Madam, ito po ay produkto ng bootcamp na in-sponsor po ng NQC Nationwide. So, pinuli po natin ang mga promising composers and artists sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang nanguna po sa pag-evaluate ng mga entries ay with no less than National Artist for Music, Ryan Kayabyab, at ang katuwang niya po dito ang mga kasapi ng PhilPop. At nakapagbuo po sila ng playlist, at doon sa playlist na yon nakapili po sila ng theme song, at ito po ay available lang sa Spotify, at regular na rin po namin itong ginagamit sa aming mga okasyon. So yan po yung naging... So maganda po. Para po maliwanag, ito pong composition ay original na Filipino music. Ito po ay hindi lang napili ng NHCP, nagkaroon ng boot camp. In short, parang open call na rin na ginagawa natin, no? Nagkaroon ng pagsusuri at hindi po si Cherene o ilan lang sa NHCP ang namili, ay kasama na si national artist na matagal ko nang hinahangaan, si Ryan Kayabyab, at marami pang iba ay namili sa maraming talentado na magagaling na mga Pilipinong mga composers. Tama ba ho, Cherene? Para lang may alam nila yung pinagkakanan. Sa putka, si Jim Paredes. Yes. So, para po alam ng mga tao ang pinagdaanan na hindi lang isang ahensya ng gobyerno ang pumili. So, ang ibig sabihin po sa bootcamp, gaya po ng ginagawa namin sa open call sa Venice Biennale, hindi po pinipili ng ilang tao lamang. Yan po ay salo-salo, maraming tao ang gumagawa. Ngayon, yung topic po o yung pangalan po na Bagani. Bagani ba ay bayani? Tama ba ho? Apo. Yan po ay Bagani, actually is warrior. Warrior, okay. So, Bagani is not bayani, hero. Or can it be used interchangeably, Professor Shao? Pwede po kasi, although yung mga eksperto nagde-debate pa kung yung bayani ba ay galing sa bagani. Kasi actually, bayani came from the Austronesian word wani. Wani means public service, pagsiservisyo sa tao nang walang inaantay na kapalit. Pero so, ang bagani ka wani. Is warrior. Iba yung bagani. Oh, bagani is warrior. Bayani came from wani, which serves the people nang walang hinihingi kapalit. Pero if you're going to look at it,
parang connected talaga siya. Ibig sabihin, kahit hindi, kahit pinagdedebatehan pa ng experts, people use interchangeably, even in the Visayas, bayani is also called labagan. Diba? So, okay. So it's okay, no? Pwede po siyang gamitin. Yes. Ang bagani, saan po nagsimula at ano po ang ugat ng salitang yon? Ito'y hindi po Tagalog, hindi Filipino, right? De, is it Filipino? Hindi po. No. Yan po ay, yung bagani po is a Visayan warrior. Na prevalent po yung concept na yan sa iba't ibang lugar sa Kabisayahan. Meron po niyan sa Leyte, sa Samar, meron din po sa Iloilo. So, there, sa, meron po. Say it is a Visayan word or is it yes. A generic Filipino word? No, it's Visayan. It's Visayan. So, kaya maganda nga ho, yung theme song natin ay Bagani ang title. Kasi nakikita natin, inclusive po ang Quincentennial. Lalo na ang sentro po ng diwa ng pagdiriwang na ito ay Cebu. Diba? Cebu at Mactan. So, oh, yun po ang ano. Sinabi kasi ni Cherin eh, nasa Spotify na pala. Eh, hindi, I'm sorry, hindi ko pa po napakinggan yung Baganing kanta. So, kung Bagani ay Visayan word, ay yung kanta ba ay nasa salitang Visayan din? Di po. Ito po ay nasa wikang Pilipino po, yung lyrics niya. Okay. So, Bagani ang title. According to Professor Shao, Bagani is a Visayan word. The language... Nagamit itong kongresuman ng mga Manobo. Sa totoo lang, pumunta pa kami sa dato ng Manobo para po humingi ng permiso na gagamitin yung title ng aming kanta. I'm confused now. Is it a Visayan word or is it a Manobo word from their language? Meron din sa Mindanao. Yeah. Ginagamit po ito ng mga Visayas. Meron pa rin po itong Visayan roots. Pero sa ngayon, mas widely used yan ng mga Manobo. Okay. So, rinerespeto natin, ginagalang po natin ang language ng ating mga indigenous people or katutubo at tayo po ay humiram ng kanilang gamit na salita para po sa ating quincentennial celebration at ito po ay na-compose ng isang batang bagong composer. Ang titulo po ay Bagani. Tama, Cherinea? Yeah, opo. Dagdagan ko lang po kung yung binanggit nyo kanina, yung pagpili, ano. Yan po talaga ang sistema ng aking liderato na hindi po namin sinasarili o hindi namin minomonopolyo ang aming mga proyekto. Gaya nabanggit namin kanina, pagdating sa team song, nakipag-tie up kami sa PhilPop under National Artist Ryan Kayabyab. Maging din po sa aming mga film projects. Nakikipag-partner din po kami kay Lisa, Chairman Lisa Dino sa FDCP para naman po doon sa mga documentary films na gusto naming execute. So sila po ang lead executor po nito. Yun naman po ang aming art competition. Nakipag-tie up din po kami sa NCCA, specifically with the Committee on Art Galleries, Committee on Visual Arts at pati na rin po yung Art Studies Department ng UP Diliman para po yung kaalaman nila at yung expertise nila ay napakinabangan ng buong bansa lalong-lalo na sa ganitong mga uri ng okay. Ng mga patimpala. Tanggap po namin. Itong kanta po na Bagani ay pwede ba hong i-download, pwedeng pakinggan, pwedeng enjoyin ng mga Pilipino or may copyright issues ba ho ito? Ito po kung ay nasa YouTube, nasa Spotify din po ito. At paminsan-minsan po, pinatutugtog din ito ng mga radyo. At sa amin po mga public events, ginagamit din po namin ito. Kung yung pong naalala noong June 12, nung nag-alay po yung pinarangalan namin na frontliner, yung presidente ng Philippine Medical Association, ito po yung background niya. So, para lang po alam ng mga tao, ay pwede nilang pakinggan, hindi po bawal. Pwede po nilang gamitin, maski na sa panahon ng pandemya, nakakulong sa bahay. Pwede pong i-upload sa kanilang mga Facebook para i-share po nila. Pwede ba ho? Opo. Bawal? Pwede po, pwede po. Ito po ay proyekto na pinondohan ng buwis ng bayan. So ito po ay public, open to public po ito. Pakiulit po, sino po yung composer at sino po yung kumakanta?
Si Ruel Rustata po ang songwriter at si Pino Pela po ang kumanda. Si Pino Pela at saka si Anthony Castillo. Hindi si Anthony Castillo. Iba po yun, no? Iba po, iba. Bata okay. Din po. Mga, ito, mga bagong sibol po ito. Mga estudyante po ito ni National Artist Ryan Cayabyab. Is this a song? Yes. I will play it if you want. Ito ba yun? Right? Apo. Did you hear it? Yan ba yung tama? Tama po. It's on Spotify. I'm listening to it now. Very nice. I'll close it first. Okay. It's my first time to hear it. And when you told me it was on Spotify, I searched it on Spotify. Tama ba ho yung napindot ko? Baka maling kanta. Tama po. So, it was written and sang by a Filipino based on research and a boot camp and like an open call. And everyone and anyone are encouraged to listen to it. And this is isang tuldok lang ito sa maraming celebration. Ang nabasa ko, Cherene, 200 daw ang inyong celebration. At pangalawa, marami tayong mga monumento gaya ng sabi ni Professor Shao na mga nakatayo na at itatayo pa. At pinaliwanagan na ninyo yung ating Lapu-Lapu Shrine. At pangatlo, kinonekta na ni Professor Shao ang mga ancestors natin at ang ugali natin na magtayo ng monumento, maglagay ng reflaying, may mga ritual, kasi base yan sa ating kultura. Ganun tayong mga tao, hindi ba? At pang-apat, ang connection nitong lahat sa ating 500 na paggunita ng pagdating ng mga explorer at dayuhan, hindi pagdiskubre. At pang-anim, yung ating nakabinbin na UNESCO inscription sa voyage ng circumnavigation ng ating mundo na kasama dyan si Magellan na pinondohan ng mga Kastila. Tama ba ho yung 6 na puntong mga sinabi ko? Yeah, tumpak po ako. Okay. So lahat ng sinabi kong yan, napag-usapan na ba ninyo 30 minutes before I joined you or hindi pa po? Napag-usapan na po. Halos yun po yung laman ng mga talakayan namin bago po kayo sumali sa okay. Ating... So, para kong narinig lahat ng inyong pinag-usapan at sinummarize ko. Pero ang mahalaga ay makita ng mga tao ang koneksyon ng ating ginagawang paggunita ng kasaysayan sa pandemyang ito. Ang gusto ko malaman po, where are we in so far as the UNESCO inscription is concerned? And before that, ano ba itong ating pinapa-inscribe? Ito pong pag-ikot ng unang pag-ikot sa mundo at ano yung mga lugar sa Pilipinas, I think more than 30, na napuntahan ng Portuguese na explorer. Yun ba ho ang ating pinapa-inscribe? Yeah, tama po yan. This is, ang tawag po dito is transnational proposal. Ang ibig kong sabihin is, hindi po ito proposal ng isang bansa lamang. Kasi po ang mga lugar na i-inscribe sa UNESCO World Heritage Site Registry ay matatagpuan sa iba't ibang bansa. Kaya po nagtatag ang Portugal at Spain ng isang consortium, tinatawag itong Global Network of Magellanic Cities, kung saan ito po ang magiging platform na susulat at hihingi sa kooperasyon ng UNESCO na isama sa registry itong Magellan Route. At ang partisipasyon po ng bawat bansa na kasama dito sa network ay kanyang markahan ang mga lugar at ipakilala ito. So makikita nyo po kung sa screen ang mga lugar, yung 32 sites na atin pong mamarkahan.
Ngayon, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano ba yung pwede. Leyte, no? Leyte ba yung letratong yun? Dito po tayo magsisimula sa Samar area. Diyan po ang entrada ng expedition. Pupunta po yan ng south. Bago, wag muna iyan. Ibalik mo muna. Well, I'm not sure kung ano pong nasa screen nyo. Ang nasa screen, yeah, ito na po yan. Hanggang po sa pupunta siya ng Palawan, bababa ng southern Mindanao, hanggang sa mag-exit po siya ng Sarangani. Ito po ay mag... Interrupt lang po ako, Chirin eh. Nagpunta po si Magellan sa Balabac sa southern Palawan? Opo. Actually, nakadalawa siyang balik sa Palawan dahil pumunta doon, bumaba siya ng Brunei, tapos bumalik ulit ng norte hanggang sa tinahak niya yung eastern side, hanggang sa marating ang Basilan. Nakikipag-ugnayan din po kami, madam, sa BARM dahil po meron pong ilang mga markers na ilalagay namin sa kanilang rehiyon. At paayos naman po ang aming coordination sa kanila. At bukas loob naman sila makikisa sa ating pagunita nitong circumnavigation at mag-participate dito po sa UNESCO project natin na ito. Sino po? Isusunod ko po yung design ng pedestal ano, para po ma-appreciate nyo kung ano bang ilalagay natin. Ano? Opo. Gusto ko malaman po, number one, sino po ang nag-trace ng lahat ng mga lugar na ito? How do we know it's accurate? Number two, lahat po ng lugar na ito ay lalagyan pa ng pedestal o monumento, at ito ba ay pare-pareho ba ho ang monumento or depende po sa lugar, kung anong bagay po sa kultura ng lugar. Kung yan ay nasa BARM o nasa Palawan o nasa Samar, iba-iba po ang kultura at iba yung mga dahilan kung bakit nagpunta po dun si Magellan. So yun po ang mga katanungan. Yeah, sagutin ko muna yung unang tanong nyo kung saan ba namin kinuha ang mga datos na pinagbasehan ang pag-identify ng ito. Primarily, doon pa rin po tayo sa official chronicler ng Magellan Expedition, si Antonio Pigafetta. At ginamit din po namin yung mga logbook ng mga tripulante na nagsulat sa kanilang mga records, ano, kung saan mga coordinates sila ng mga time na yon. Ngayon, tungkol naman po doon sa pangalawang tanong nyo, we were particular with the sensitivities of our Muslim brothers particularly. Kaya po ang ginawa namin, we drafted the marker text of the marker, and then we submitted it to them for vetting and for some comments and suggestions para po yung mga stakeholders natin na hindi natin kaparehas ang reliyon ay makonsulta kung may mga offensive terms pa po doon sa aming mga linagay. At maayos naman po ang naging proseso. At rinout din po nila ito sa kanilang mga stakeholders, sa kanilang mga localities. At natutuwa sila na kahit, at hindi nga nila alam na sila pala ay kasama dito sa proyektong ito. Dahil medyo hindi ito prominente sa kanilang local history. At sila ay natuwa nung malaman nila ay kasali pala kami dito. And they are willing. So, Sherene, ang ating mga pedestal, monumento o struktura na tinatayo nyo sa higit na 30 lugar na pinuntahan ni Magellan ay iba-iba po ang disenyo at ibang materyales, depende po sa lugar at sa sensitivities po ng kultura ng lugar. Tama ba ho? Ang design po ng pedestal, ito pong globe sa taas, tapos yung size ng pedestal, standard po yan kasi kailangan din po yan sa UNESCO na may certain uniformity. Pero ang nakasulat po, madam, sa marker ay iba-iba. Ang nakasulat po ay kung ano ang naganap sa lugar na yon. Ngayon, sa likod po nito, papakita ng aking staff, maglalagay po kami ng bas-relief, ng artwork, kung saan ini-interpret po yung laman ng marker text. So, back-to-back po ang attraction dito. Andun yung marker sa kabila, ito pong nakikita nyo sa screen, ito na po yung artwork ano, na nagdi-depict kung ano ang nangyari sa lugar na yon. So, iba-iba po ang artwork bawat pedestal. Very interesting. Ilan eksakto po ito? How many is this? 32 po, hindi kasama yung sa... Meron kaming hiwalay na marker ng Battle of Mactan. Meron din kaming hiwalay na marker para kay Lapu-Lapu. So magiging 34 po lahat-lahat.
Lalabas po na sa Lapu-Lapu Shrine, bali tatlong markers ang nandun. Isa kay Lapu-Lapu, isa sa Battle of Mactan. Sa site po, pagkatapos yung marker po para sa site. Ano? Kasi sa tingin namin, masyadong mahabang narrative kung ito ay pagsasama-samain sa isang marker. And we might not be doing justice to the events and to the personages behind the Chair, ilan na po ang inyong mga marker or monumento na naitayo sa 34 na ito? Ilan na po ang nakatayo? Nasa process pa lang po kami ngayon ng paggagawa ng mga artworks, pati na rin po sa pagtatayo ng mga pedestal. Ang timetable po namin dito is by the middle of August, we should be finished already with the artworks. And then starting August, latter part of August, and for the next 2 to 3 months, that's the time that we will be installing and these markers in the different pedestals all over the country. And we are hoping to turn this over by the first quarter of next year. And hopefully before the big day on April 27, 2021, lahat po ito ay naka-install na. Okay. Chair, alam po, no, bilang inyong chair ng finance, ngayong taon ito, hindi na ako chair, pero alam ko po na marami po sa ating mga proyekto sa kultura ang ginamit po para sa Bayanihan Act. Dahil po itong nangyaring pandemya naman ay hindi naman anticipated sa budget. So, ang tanong ko po, magagawa pa rin nyo itong mga plano ninyo maski po nagalaw ang mga budget ng National Historical Commission? Yung pong sa 2020, nag-surrender po ang NHCP ng close to 160 million plus. I cannot remember anymore the exact figure. So, almost 40%. I'm sorry? How will you do this more? Yung pong, ito pong para dito sa markers, ito pong sa Magellan Routes, ariglado po tayo dito kasi nakasama po ito sa 2020 General Appropriation Act. Yung pong sa 2021 na shrine, ito po ang medyo kasalukuyan ko pang linalabi sa DBM, and once I'm not successful, then I think I have to knock at the door of Congress and then the Senate. And the worst scenario is I might write the Office of the President to avail of the contingent fund. Just to execute. So just to clarify, the markers of the sites kung saan nagpunta si Explorer na si Magellan, ayon sa mga sinulat ni Pigafetta, ay itatayo pa lang at ito po ngayong taon ay dinidesenyo at i-execute, implement under the guidance of the NHCP. Yung ating yes, fully taon, funded na po ito. Madam, let me clarify. Yes. Fully funded na po ito. Fully funded na ito ng 2020. Fully funded, hindi nakuha at nagalaw. Hindi po natanggal. Hindi ko po sinurrender. Okay. Ta, hindi kayo sumusurrender ha? Parang kayo si Lapu-Lapu, no? Chair. I'm just kidding, okay. And then the 2021 is the 500 years commemoration. Okay. Yeah, so, yun po ang major intro doon ay yung Lapu-Lapu Monument. Kasalukuyan po namin ngayon fina-finalize itong design na ito because alam niyo na po mga ngayon na you have to prove that you are capable of executing it by preparing all the necessary papers. So we will be finishing it in the next 2 months, and then afterwards, that's the time that we will submit this for funding to possible. Meron akong suggestion sa inyo. I will think aloud, and I have a suggestion to Chair Rene, NHCP family, and Professor Shao. 34. Sana po, nasa design stage pa lang. Pero ngayon pa lang, nandiyan naman sa drawing ninyo kung saan yung mapang yan, ay ilagay natin sa NHCP online na Balabac sa Southern Palawan o may lugar sa Samar, sa Leyte, o nandiyan po ang Bulilion, nandiyan ang Mapo, nandiyan po sa Barm, ang Basila, nandiyan po ang Kawit, Cavite, nandiyan po ang Pilar. Is this Pilar in Sorsogon? Nandiyan po ang, no, where is Pilar? Pilar is in, I cannot see here. No, there's Mactan, iba-ibang lugar, there's Balut, there's Sarangani. So, marami pong mga LGU, mayors, governors, at mga profesor, akademya, at mga DepEd principal, superintendents, ay baka hindi nila alam na may parte sila ng kasaysayan na ito na ginugunita. Maganda pong
to create awareness, ilagay po natin tong mapang to, pero individual. Gumawa ng isang pahina, let's say, ang Balabak. Ano ang Balabak ngayon? Ano ang kahalagahan ng Balabak ayon kay Pigafetta? Bakit pinuntahan ni Magellan ang Balabak? Ano bang spices ang hinahanap niya sa Balabak? Ano ba ang kipit? Nasaan ang kipit? At ano ba ang hinahanap ng Magellan na ito? Bakit ba siya nagpunta ayon kay Pigafetta sa Mactan, sa Cebu, sa Bohol, sa Pilar, sa Cotabato, sa Sarangani? Talagang in love sa Pilipinas. So if we could have, this will really spur historical and cultural tourism. And this will bring about greater engagement para ang pag-uusapan sa Facebook, sa Instagram, sa mga webinar, ay ito, kasabihin ng taga-Balabak, uy, nagpunta ba sa'yo si Magellan? Anong nabasa mo? Kasabihin ng taga-Bohol, naku, sa akin din. O anong alam mo sa Sarangani? Hindi ba? Sa panahon pandemya, magkakaroon ng malawakang interaksyon at maghahambingan. Ah, nabasa ko sa NHCP at kay Professor Shaw at kay ayon kay Pigafetta, ganito. Ah, itong strukturang ito, sa likod nakakwento yung storyang ito. Hindi ba maganda? Magkakaroon ngayon culture mapping. Ang pag-uusapan, hindi puro yung bad news o fake news, ay pag-uusapan ay kasaysayan. We will actually stimulate cultural history in our country during these times of COVID. We will base it on correct, accurate history to be guided by the National Historical Commission and Professor Shaw, a resident historical expert who is so capable of simplifying history for the non-historian. Since the DepEd is our partner here, magandang pong partner, tinuturo po sa ating hybrid learning lessons and virtual classes. At maski po kami sa Antique, wala kami sa MAPA. Pero syempre, gusto po namin malaman kung ano nangyari sa mga karatig bayan. Hindi ba ho maganda? Tapos, si Professor Shaw, pwedeng magkaroon ng virtual classes. Una, sa 32 DepEd schools in these 32 areas. You can give a DepEd class in Canigao. You can do a DepEd class in Buliluyan. You can even speak in Panilongo. And you can have Cherene, or if it's too busy, other NHCP or even other principals. Tuturuan nyo yung principal sa Kawit. Tuturuan nyo lahat ng nangyari sa Kawit ayon kay Pigafetta, ayon sa ibang historical sources. So, si teacher, tuturuan naman yung co-teacher. Tuturuan ng estudyante. Tuturuan yung kabataan na naboboring, baka bored ngayon sa panahon pandemic. Para ang isip nila ay, ba't ba ako na-excite? Basta history. Para yung isip po nila ay, ay lumawak ang kaalaman. Para pagdating po, Cherine, ng March of 1521, which is less than a year from now, people are already so engaged and they understand. Hindi po magkakaroon ng misunderstanding gaya ng sinabi nyo tungkol sa structure. Alam nila, ah, ito pala yung buong storya. Kasi baka next year, sabi nila, oh, Magellan, bakit tayo gumastos ng pera? Pandemic? Bakit ginastos sa monumentong semento? O, bakit yung NHCP ko ano-anong ginagawa? Dapat binigay na lang sa tao para magkaroon ng pagkain. So that people will understand the importance of this historical event in our history and value the proposed inscription of the transnational event of which the Philippines is the great part. Am I correct or am I correct? Cherine. Tama po kayo dyan, madam. Sa totoo lang, ito pong proyektong ito, ang pinakita pa lang namin yung mga markers, pati yung mga artworks, at saka yung mga sites. Meron po itong kasabay na libro na ilalabas po ang aming research and publication division.
kung saan ipapaliwanag at idedetalye kung ano ba ang mga naganap at ano ba ang mga naging obserbasyon ni Pigafetta at ng iba pang kasama sa ekspedisyon nung sila po ay nandun. Halimbawa, babanggitin sa mga tala kung ano ang mga pagkain na inoffer sa kanila at nakuha nila sa lugar na yon. Ano ba yung mga kasuotan ng mga tao sa iba't ibang lugar na ito? Ano-ano ba yung kanilang mga trade items? Pati na rin maging po yung perlas sa basilan ay napag-usapan po ito. Pati na rin po yung mga naglalakihang ibon, babanggitin din po nila ito. Pati na rin po yung ugali at yung kanilang mga salita, yung mga na-pick up nilang salita, ay babanggitin din po ito. So meron po itong accompanying libro na magpapaliwanag at magbibigay ng mas malalim na detalye tungkol po dito sa Magellan. That's really great, Cherene. So we will have monuments erected. We will have cultural mapping on the culinary heritage, on all the intangible heritage of textiles and fabrics, of languages spoken in the written form, and other rituals. And nabanggit nyo ang pagkain. Nakikinig at nanonood sa atin ang isang eksperto sa pagkain, si Margot Salcedo. Pwede natin hingin ang kanyang tulong dahil siyang isang magaling na writer at researcher, especially about food. Si Jed Belien, sabi niya, good morning. Vilma Briones Chua, good morning, Dr. Shao. My mother. Oh, your mother is your great fan. You know, good morning ka ni Vilma Briones Chua. Very good, your mother. Hello po. Lina Pagatbatan, good morning po. Romel Resurrection, good morning. Maricel Baliad Campo, good morning daw. Haji Salvador, good morning. Las Piñas National High School. O, tinan mo, gusto raw nila magkaroon ng lecture. We can do all this virtual from the CAA campus. Mark Nelson Perez, good morning daw. Tin Pedronan, watching from Quezon City, Maligaya Elementary School. See, my suggestion is so appropriate. DepEd schools, grade school, high school, even state universities and colleges, they like it. The teachers will love it. Our learners will love it. Alona Granada, good morning, everyone. Chanel De Vera, good morning po. Ma'am, Juveline Marie, good morning, watching from San Ildefonso, Bulacan. Marisa Morga Colliera, good morning, from Lydia Aguilar National High School. I told you, it's good to have all this in our high schools and grade schools. Rosemary Fuentes, Muabati sa atin, good morning. Ronel Valenzuela Legarda. Oh, Legarda, baka ka mag-anak, from Las Piñas. Lorraine Sarmiento, listening from Zambales. Sirwen Agunias, good morning, from Cebu. You are part of the map. Voltaire Zizek, dapat pambansang wika ginagamit mo para maunawaan ng masa at maunawaan po ang programa nyo. Hindi ba ho pambansang wika po ang ginagamit po namin? Ngayon po, pambansang wika po ang aking ginagamit. I admit, minsan po ay Ingles dahil po yung mga binabasa sa kasaysayan minsan ane sa Ingles. Thank you for your reminder. Pambansang wika ang ating gagamitin, Professor Shao. Gaya ni Sharon Rita Quintana, good morning, San Loren. Emilda Cabigas Cadayan, good morning. Watching from Pigkawayan National High School, Cotabato Division. Very good. Kamusta po? Christine Gubao. Wow. Helia, from Palawan. Mga Helia ba? May makamag-anak pa ako sa Palawan. And then, na good morning na naman si Vilma Briones Chua, talagang ang mami mo sa Tarlac. Idol Emma kayo niyan, ma'am. Emma Luisa Santiago, very nice. Proud Opo Ganon here. Very good. Wow. Jed Belen, where is the monument? Where is the monument to Magellan? Is there a Magellan monument? I don't understand. Is there one? May Lapu-Lapu, pero walang Magellan, di ba? We are tracing the steps, but not a monument, right? Or is there a monument? Meron na Senator Loren, Saturday. Meron na po tayong Magellan Monument sa Lapu-Lapu City ngayon. So hindi na po natin alam. Been there for several decades already. Ah, yes, correct. The Magellan Monument. Correct. Yeah. Tama po kayo. Voltaire Zizek, sabi ng ibang historian, matanda na si
let me see, I'm trying to read, I'll wear my glasses. Matanda na si Kalipulako at di makisig at bata-bata. What is this? I don't understand. I'm sorry. Yogi Paharillo. Hello, Sir Escalante. Kaibigan niyo siguro. Minerva Velasco Halim, watching from Navotas. Neth Bondoc, good AM, watching from Mexico. Pampanga. Lilet Manalili Rivera, watching from Natividad, Guagua, West District. Glenda Lorenzo, watching from Palawan. Queen Loresto Pugarin, watching from Aninii. Yay! Antique. Sun yes. Baliejo, watching from Muntinlupa. Roma Kanda, watching from Germany. Hindi siya natutulog. Oh, nice maalala daw ang bayani, mga bayani sa Pilipinas. Luisa Villasiete, watching from Nasugbu, Batangas. Ferdinand Ascaraga, United Austronesian Kingdoms. Suzette Obedencio Tan, good morning. Masi Bacalso Cabanias, sinulog daw. Wow, naalala niya. Kinokonekta rin niya ang sinulog, yes. Teresa Iligan Dating, good morning from Fundado Elementary School, Camarines Norte. Papagod na po ako, pero marami pa. Dennis, good morning po. Masi Bacalso Cabanias, Roxanne Pangilinan Villegas, Janeline Carlos Bautista, Sherwin Kurutan from Kidapawan, Pilot Elementary School, Kidapawan. Wow. Minerva Velasco Halim, glad to hear from our historians. Pia Victoria Velasco, Leoncio Catolos from Tanay, Minerva Halim, more informative webinar. Very good. Congratulations. Salamat po. Raymond Bulauro, good morning kong Inday from Patnongon. Durugid na salamat. Alan Carlo Arboledo, good morning. Nesider Aguirre Leacock, hello Congresswoman Lauren Legarda from Washington, D.C. How are you? Sabi niya, keep up the good job in Antique. Congratulations. Thank you. Are you from Antique? From Washington, D.C. Thank you so much. Durugin ka salamat. From Patricio Sawinab, good morning from Cabayan Museum. From the cave site. Nandun sila. Nanunood sa atin. Tino mo? Yano Manlangit from Ligao, Albay. Luis Ernesto Davila, great history presentation of professor and chair. Very good. From Barre de Navidad, Mexico? Really? Wow. And then... Taga Mexico nga. Yes. Hindi Pampanga. Is this correct? Naku, marami pa po. Marami pa po. Hindi ko na yata kayang basahin lahat po. Okay na po yan. Binabati na lang ninyo, ma'am, lahat. Sa dami. I wanted, let me just say, our viewers from Germany, Las Piñas, yes. City, Bulacan, Zambales, Cebu City, Cotabato, Palawan, Tarlac City, Navotas, Pampanga, Antique, Muntinlupa, Batangas, Camarines Norte, Kidapawan, Rizal, Washington, D.C., Benguet, Albay, Barra de Navidad, Mexico. Whoo, marami pa ho. Francis Matthew, yes to the awareness of history. And perhaps to explain why we are called Filipinos when in fact the word Filipinas came from the name of a Spanish king. Did he even step foot in the Philippines? Perhaps we could trace the name Filipinas. That's a good subject matter for next time. Honesto Natino, when is the book coming out? Cherene, Celso Restauro from Cebu. Kailan po lalabas yung libro? Well, can we just put it online first and then we have a hard copy of the book, Cherene? Yeah, ang target po nito ay sa April po of next year, ang book launching ng libro. Yes, we will provide an e-copy of this and they can download this at their convenient time. We'll make it available by the second quarter. Yes, April of next year may be too far off. People are really excited. As I suggested, it will not take no expense to upload the map and then we do our own... We can upload this anytime. Yes. So, Ma'am Lauren, can I add something? The map,
if the map 32 places, we can have 32 information, 32 places, and we do one page each, let's say in Facebook or in a blog, and we have file photos in the different government agencies, including DOT, including my own DIA with NCCA, that is owned by government. So we can use our file video and pictures from other government agencies. We have the DNR, we have the DOT, we have the NCCA, and other government agencies who can share the video with the NHCP. So we put the map, we put standalone areas, and then we have information already, again, from my research in Dayaw and other programs, and all agencies have the research on culture in those areas. So even 8 months before the book hard copy is out, we already have it online. If the NHCP will agree, we can work together with Professor Shao and my office on that. May I also add, Ma'am Lauren, that we have a Facebook page, National Quincentennial Committee Republic of the Philippines. We're also in, we have a website where we're in, nandun po lahat yung mga articles that they would like to read. And may YouTube po tayo, and sa Facebook din, where I actually supervise some animations that were made about the related events in the Magellan Expedition. So may mga cartoons po tayo at may mga paliwanag din po on video na pwede po nilang panoorin. Okay. Before we go, can you tell us the YouTube channel and the Facebook page, Professor Shao and Cherine, bago po tayo mag-adjourn dahil 2 hours na pala tayo? Napasarap. Ano po yung inyong Facebook page and YouTube channel where they can visit? Yeah, ipa-plus po ito sa screen para po accurate ang pa. Ayan okay, po yung NQC site. Okay. After this, we will ask the National Historical staff and my office to put on the Facebook page of the NHCP and YouTube channel all the platforms where anybody, including us, can go back, not to this show, but all the information that is available with the NHCP. And we will work on the map. Not just the map, but hinihimay natin yung map for the cultural mapping of every place. So, last words from Cherine just for today, and last words from Professor Chua. Sabi ko, sandali lang ako dahil marami akong meeting, pero pag kasaysayan ang pinag-uusapan at si Cherine ang kasama, ay walang katapusan. Sige po. Mauna na siguro ako, save the best for last, ano, for the chair. I would like, ako, na-excite ako, ma'am, pag nakikita kayo that you are reading the text messages and facilitating and participating. Parang nabubuhayan po ako ng loob at alam ko maraming guro din ang nafe-feel yan. So I hope that you continue supporting us and helping us in this endeavor to propagate, no, na maikalat natin ang pagdiriwang ng victory and humanity. Yung ating pakikipagkapwa-tao at ang ating pagtatagumpay dahil sa kwento ng 1521. With all our heart, ma'am, marami pong salamat sa lahat ng efforts ninyo. Thank you. Sa ngalan naman po ng National Quincentennial Committee at ng National Historical Commission of the Philippines, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood at lubos din kami nagpapasalamat kay Deputy Speaker Loren Legarda na nakapiling natin may gitsang oras dito sa programang ito at harinawa tayo po ay manatiling ligtas at maganda ang kalusugan at tulong-tulong po nating lampasan itong pagsubok nating dinadaanan nang sa ganon. Sa darating na Abril, tayo po ay sama-samang gugunita sa napakalagang episode na ito ng ating kasaysayan. Muli, salamat, keep safe, and be healthy. Thank you. Thank you very much. Salamat po sa lahat ng ating tagapanood. Ito po ay nasa Facebook page ng NHCP at ng aking tanggapan, Kong Loren Legarda sa Facebook at saka sa YouTube. I-share po ninyo kung kayo ay nasa ibang bansa o sa Pilipinas.
para po patuloy na matutunan natin ang kasaysayan. At ang ating tema ay Victory and Humanity. Naway tayo'y maging bagani, tayo'y lahat maging bayani. Hanapin po natin ang pagkabayani ng bawat isa sa atin. Tayo man ay frontliner o tayo'y nagkatrabaho sa anumang trabaho, magpasalamat po tayo sa gobyerno, sa pribadong sektor, sa lahat na naglilingkod, sa komunidad, maliit man o malaki ang ating partisipasyon. There is a hero in each of us. Hanapin natin ang pagkabayani at huwag po natin palaganapin ang fake news o ang negatibo. Dapat po, victory and humanity. Pagtatagumpay at pagkakawang gawa, and let the positivity of this energy from the history of our forebears be the driving force so we overcome the many challenges of the present day difficulties. So victory and humanity, bayani at bagani. Salamat NHCP for always asking me to join you. Salamat Professor Chua for sharing your wisdom and knowledge. And sa akon makasimanwa sa antike, duro gid nga salamat, palangga ko kamo ang inyong Inday Loren, trabaho pa ng trabaho sa gitna ng pandemya at magkikita tayo malapit na, basta safe na magbiyahe. Thank you so much to all our viewers in the Philippines and abroad. Thank you. Be safe. Be blessed. Salamat and bye-bye. Bye-bye. Dae. Bye. Sa iyong damdamin ay pamalas ang angking galing. Tumayong buong tapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Ang aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday. Tiwala sa Diyos ang sandata at gabay. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Pilipin.